Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang lingkod Rundi TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic, mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, yung mga nagsilabas ang video na talagang napakatindi, mga kababayan. Kaawa-awa ang kalagayan ng mga membro ng SBSI, mga kababayan, ha, lalong-lalo na yung mga kabataan. Grabe, napakatindi ng ginagawa nilang training at mga pagpaparusa sa tuwing makagawa sila, mga kababayan, na hindi nagugustuhan ng kanilang leader na si Senior Aguila at itong si Mamirto Galanida, mga kababayan. At dito, mga kababayan, ha, makikita natin na may sarili na silang watawat, mga kababayan, ay talagang may nagkukumand pa, ito mga kababayan, ha, parang training talaga ito para nga magiging bihasa itong mga kabataan na membro ng SBSI, mga kababayan. Tama nga yung sinasabi sa Senado na may talagang training dito, mga kababayan, talagang may mga baril itong tinatago, mga kababayan. Bakit magde-training sila ng ganito kung wala naman silang mga baril na tinatago, mga kababayan? Saan ba nila gagamitin yung kanilang training? Puro naman kahoy yung kanilang kagamitan. Kaya mga kababayan, hindi tayo naniniwala na wala itong mga baril na tinatago. May nagsasabi nga dito sa comment section na may underground daw ito na itong Sitio Kapihan, mga kababayan, na pinagtataguan ng mga baril. Kailangan ma-inspeksyon talaga ito ng mabuti. Kasi nga si Senador Bato de la Rosa nung pumunta ay hindi naman masyadong nagtagal doon, mga kababayan, Napakabilis lang ng pagpunta doon ni Senador Bato de la Rosa. Hindi talaga niya naikot yung buong Sitio Kapihan, mga kababayan. Kailangan muna siguro talaga itong ipasarado at habang nakakulong itong kanilang mga leader ay halughugin itong kanilang lugar, nga, mga kababayan, dito sa Sitio Kapihan. Kasi nga si Ma'am Dayan din may nabanggit na mga droga, involved pa nga yung kanyang kapatid, nga, mga kababayan, na sinasabi din ni Ma'am Dayan na pinapapatay nitong si Mamirto Galanida at nitong si Senior Aguila, mga kababayan. Kailangan may managot itong mga ebidensya na ito ay sapat na, mga kababayan, para ikulong itong si Senior Aguila sa talagang nararapat na kulungan, mga kababayan. At itong si Mamirto Galanida at iba pang mga opisyalis sa SBSI ay kailangan makulong. Sabi nga ng iba nating mga kababayan, ay kailangan ibitay itong mga tao na ito dahil nga sa pang-aabuso, mga kababayan. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, sampu, napakarami, mga kababayan. Kaya ito na, kailangan na talagang maparusahan ito ng ating pamahalaan. Huwag nyo nang patagalin pa, kasi nga kung papatagalin pa ito, mga kababayan, makagawa pa ito ng paraan. Alam naman natin na napakaraming pira nitong grupo na ito dahil nga sa pangingikil sa kanilang mga membro, mga kababayan. Ito na nga, mga kababayan, huwag na nating patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin itong video na ito, mga kababayan, na talagang nakakagulat at nakakaawa ang ginawa sa mga kabataan, mga kababayan. Michelle Plaga. Matindi talaga yung training, mga kababayan. Parang scout ranger, Pagulong-gulong. May mataba pa, hindi pa si Senior Aguila yan. Hindi. Kababayan, mga kababayan, Bakit sa kahoy? Ano ba yan? Kahoy? Pati PWD, mga kababayan, ha? Walang exemption.
talagang kasama. Oh, gumamit pa ng tungkod, nakakaawa talaga. Hello guys, ito na yung hinihintay ninyo, nating lahat na makita at may makuha tayong footage galing sa kapihan doon sa kanilang punishment area na tinatawag nilang Aruba Beach. Aruba Beach pa? So, dito nila ginagawa yung pagpapunish ng mga taong hindi nakakasunod sa kanilang pinapagawa sa kanila, or kung malate sila sa kanilang formation early in the morning pag mayroong inuutos sa kanila na hindi alinsunod sa gusto nilang mangyari, pinapipili sila ng mga punishment. Isa na tong punishment na to. Ito yung may halong ihi ng tao, ihi ng mga animals, at saka yung mga pinaghugasan ng kanilang pagluluto at sa mga pagkain, mga dumi ng aso, or it doesn't matter what it is. Yun ang mga kababayan, hindi makatao itong ginawa ang mga leader ng kultong grupo na SBSI, mga kababayan. Kailangan nga may makulong talaga dito. Sabi nga natin, mga kababayan, dapat ibitay na ito mga leader ng kultong grupo na ito. Sa pangunguna nga ni Jiren Skilario, mga kababayan, o kilala sa tawag na Senior Aguila, dapat baboy, napakababoy, Senior Baboy, dapat ito ang tawag nito, mga kababayan, nitong kanilang leader. Kasi nga napakababoy, binababoy, mga kababayan, yung mga kabataan na imbis na magkaroon ng magandang kinabukasan ay ganito ang ginawa nitong kanilang mga leader, mga kababayan. Napakawalang hiya ng mga tao na ito, kahit na itong si Mamirto Galanida, yung si Karin, mga kababayan, talagang dapat ikulong. Huwag nyo nang pakawalan, kasi pag nakawala pa yan, ako, mga kababayan, baka matulad lang ni Arnie Teves at ni Bantag, na hindi mahuli-huli, hindi maari aristo, kahit alam na kung saan ito nagtatago. Itong si Arnie Teves ay wala pa rin, mga kababayan. Hirap pa rin yung ating gobyerno na aristuhin itong mga ito. Itong si Jeren Skilario, mga kababayan, at itong si Mamirto Galanida ay nasa Senado na ito, nakakulong sa ngayon. Dapat huwag nyo nang pakawalan, dapat idiretso nyo na sa isang kulungan doon sa Bilibid or sa City Jail. Nararapat, mga kababayan, sa Bilibid ito, kasi napakadaming kasalanan nito, karumaldumal itong ginawa nitong grupo na ito, mga kababayan, lalong-lalo na itong kanilang mga leader. Grabe ito, mga kababayan, na nakakaawa yung isang PWD may tungkod-tungkod pang dala, mga kababayan. Hindi ito makatao. Kailangan talaga dito may maparusahan, kailangan dito may managot, kailangan may makulong. Kung may bitay na parusa, dapat ibitay ang mga tao na ito, mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna bago tayo magtatapos. Mag-shout out tayo ulit, mga kababayan. Lumalabas naman yung ating data dito, no? Nababasa naman tayo, ano? Okay, shout out tayo dito tayo sa may bandang baba. At yun ang mga kababayan, bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Shout out kay Leonardo Guillermo, dapat si Jerin ang mapadel para matauhan sa kanyang pagkabaliw at pagkasira ulo. Shout out na rin kay Teodorico Gurimbao. Sabi ni Teodorico Gurimbao, sir,
Kung tolpo, pakihalughog, yun, yung mga armas, nabasa ko na to kanina, no? Yung mga armas o barrel daw sa underground. At shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, ha? Siron de TV mo. Good evening po, kakauwi lang po, galing trabaho. Maraming salamat sa iyo. Malamig na dito sa Japan, wow. Maganda dyan, Ma'am Joyce, ano? Napakalamig na sa Japan, samantalang dito sa Pilipinas ay grabe, sobrang init. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce, ha? Nang Japan, malamig na daw sa bansang Japan ngayon, mga kababayan. Samantalang dito sa Pilipinas, nasunog na yung aking balat, mga kababayan, sa sobrang init. At shoutout rin kay Jonel Acuña. Sir, dapat maliban sa mga kaso ni Aguila, sa may minor de edad, lahat ng mga illegal, lumabas ka? At nilabag niya sa batas, dapat kasuhan din siya ng DNR na arson. Kasi, sinunog niya ang kagubatan para magiging impero daw siya ay may gawa. Tama, dapat may kasong arson din, ano? At sa shoutout na rin kay Idola Franklin Sap din, ano? Shoutout, ha? Always watching from San Mateo Rizal, sir. Rundi, napaka-amo ng mukha ang sugo ni Senior Lucifer. Grabe ang training ng mga NPE. NPE palagay ko ang nasa likod ng mga kulto na ito ay may hawak na mataas na tungkulin sa politiko sa gobyerno, para pagdating ng butuhan marami siyang butante. Hindi kaya, sir, sa palagay ko lang, dahil hindi ako mapalagay. Maraming excuse me, nauubo na naman tayo. Maraming salamat sa iyo, Idol Franklin Sapdin. At shoutout na rin kay Max Rida, ha? Kawa-kawa-awa ang mga naging membro ng Sukuro kulto na to. Sobrang hirap ng mga training nila. Grabe, halatang napilitan na lang sila sa kahirapan. Excuse me. Napasok nila kultong ito, murag ikumot akong kasing-kasing naglantaw sa mga training nila, lalo na yung paikot-ikot na maraming bisis, talagang nahilo at nasuka. Iba sana masib silang lahat doon, si Rondi. Tama, Idol Max Reed, kailangan masib itong mga bata na ito. At shoutout na rin kay Julian Kaluoy sa mga bata. Diha sana mabitay ang ng mga membro lahat. Shoutout rin kay Delia Sulicar. Sabi, gubrang init. Ano natin yung irko konti, ha? Delia Sulicar, yes, Bunawon. Shaton yan ang lugar ni Mayor Janice Digamo. Tama, no? Maraming salamat sa iyo, ha? Delia Sulicar. Shoutout rin kay Ma'am Maria Luisa Abriga. Abrige pala, sorry. God bless. Maria Luisa Abriga, shoutout, ha? Rodil Diximo. Ba't ang tagal na huli yan si Tevez? Di ba may warrant na yan, simple lang makipag-negotiate sa lugar na tinataguan. Sana ba yun? Tinataguan niya kasi may warrant na ang tagal-tagal mahuli. Pag mayaman ang may sala, pero kung mahirap pa yan, diretso na sa kampo. Diretso na dampot, wala ng warrant. Tama talaga, ito talaga yung ito yung reklamo ng ating mga kababayan. Bakit pag mahirap, pag makagawa ka pa lang ng kasalanan, kahit suspect ka pa lang, kahit walang warrant, mga kababayan, ay aarestuhin ka na. Ibalik natin yung sagas, napakainit. Aarestuhin ka na kaagad, mga kababayan, at ikulong ka na. Pero pag mayaman, may due process na sinusunod, mga kababayan. Pero tayo, wala tayong ganun. Kailangan, dapat pantay-pantay yung ating batas. Hindi yung pag mayaman ka, idadaan mo na sa due process, mga kababayan. Pero tayo, wala tayong ganun. Di ba, mga kababayan? Hanggang dito na lang muna, no? Bago tayo ma-high blood, mga kababayan. Malapit na yung eleksyon, ha? Shout out sa mga ating mga kandidato dyan, no? Magaling lang pag malapit na yung eleksyon. Pero pag malayo pa yung eleksyon, wala nang halos kakilala at yumayabang na yung mga ugali. Yun, no? Hanggang dito lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.